Magandang araw po. This is Mayor Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanang impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at magsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po yung tuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle. Self-watering plant. Ngayon po ay i-share ko sa inyo ang paggawa ng tulos. Napakaalaga po ng tulos sa ating mga tanim na halaman bilang proteksyon sa malakas na hangin para hindi po sila mabuwal o matumba. Ano? Magsisilbi rin pong gapangan ng mga bumabaging na halaman ang tulos. Halipo kayo, samahan niyo ko. Gagawa tayo ng tulos para sa ating mga tanim na halaman. Ang mga gagamitin natin sa paggawa ng tulos na proteksyon sa ating mga lumalaking halaman o kaya bumabaging na halaman, una ay mga sanga, sangkalan, ano? At pangatlo ay itong matalim na itak. So ngayon ay simulan na natin ang paggawa ng tulos. Iba't iba pa pong size, ano? Yung sanga ng mga punong kahoy na aking kinuha sa mga tinrim na mga punong kahoy. So ito po ay maliit lang. So enough na po ito para sa mga maliit na halaman lang na hindi naman bumabaging na magsisilbi lang protection. Meron naman dito ay mahaba, ano? Pwede naman po ito sa mga bumabaging na halaman tulad po ng sitaw, ampalaya, patola. So pwede po yung mas mahaba. Itong ilalim na bahagi ng sanga ng punong kahoy ay tutulusin lang po ninyo, ano? Sharp po yung ilalim niya. Mang isa. So, sharp na po siya, oh. So, ngayon po ay mag-actual application po tayo, no? So, ito pong aking mga tanim na kamatis, ano? Isa po sa aking lalagyan ng tulos. Kapag hindi nyo po nilagyan ng tulos yan, ayun, nakasalukoy na po siyang namumulaklak. Kapag ito'y nagkaroon ng bunga, ay posible pong matumba dahil sa hangin. So, ito po yung aking ginawang tulos kanina. Itutulos dito po sa kamatis na magsisilbing proteksyon. Ay lagyan po siya ng tali, no? E, itatali po ninyo na nakadikit po dito sa ginawang tulos. Dapat maluwag lang, katamtaman lang. So ito po yung tulos. Kahit po lumaki ngayon yan, magkaroon ng bunga, ay kayang-kaya po niyang hindi po matutumba, ano? Hindi po mabubuwan ang mga tanim kong kamatis na aking nilagyan ng tulos, no? Para hindi matumba ng hangin, lalo na ngayon ay may flower na, no? So ito pa yung aking mga tanim na kamatis na pawang may mga tulos na, no? At sa ganon ay hindi sila matumba. Nakatanim po sila sa mga pet bottle na self watering. So, ayan po. Lahat may tulos na, no? Aking mga tanim na kamatis. Ito naman ang aking mga tanim na sitaw na nilagyan ko rin ng tulos na magsisilbing bagging, ano? So, ito pong sa sitaw ay mas malalaking tulos. Yung aking nilagay ng sa ganon ay makapagbaging ng mabuti kapag malalaki na yung aking mga
mga sitaw, may kapag may flower na at may mga bunga na. Ito naman po ang mga tanim kong kalabasa na nagsimula sa mula ng bumabaging na nilagyan ko rin ng tulos. No? Nang sa ganon ay umakyat sila sa kanilang kukulatayan nila. No? Mapagbaging sila at maganda yung bunga ay makikita mo sa bandang ilalim. Ito naman po ay mga upo, no, na nilagyan din natin ng tulos. Ito naman ay ampalaya, yan, no, umaakyat na sa tulos yung mga tanim kong ampalaya. Ito naman ang mga tanim kong lemon na nilagyan ko rin ng tulos bilang proteksyon dahil marami ng bunga. Sa ganon ay hindi masira, ano? Matumba ng hangin. So yun po, no, yung kahalagaan ng paglalagay ng tulos sa ating mga tanim na halaman. Una ay protection sa malakas na hangin, ano? Hindi sila matumbay, hindi mabubuwal, hindi masisira yung kanilang mga bunga. Pangalawa ay magsisilbing akyata, no, na ng mga gumagapang na bumabaging na mga halaman. At ang paggawa ng tulos, wala ka pong gastos, ano? Mangunguha ka lang ng sanga ng mga punong kahoy o yung mga tinrim na sanga ng mga punong kahoy sa inyong lugar. Hingin nyo lang at gawin nyo po ng tulos bilang proteksyon sa iyong mga tanim na halaman. Nawa po ay nakapag-share ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw na ito kaugnay ng paggawa ng tulos at kahalagaan ng tulos sa ating mga tanim na halaman. Kung may natutunan po kayo ngayong araw na ito, ano, i-share nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak itong ating video tutorial na ito, itong ating TV show ng mga saganang buhay. Nang sa ganon ay marami po tayong maabot at matulungan na ating mga kababayan. Magtanim po tayo ng iba't ibang uri ng gulay, iba't ibang uri ng fruit trees at iba pang namumungang halaman upang magsilbi nating sariling pagkain. Bago po ako mag-shoutout, no, muli po akong maglalambing sa inyo na mag-subscribe at manood din ng vlog ng aking anak na si Kayla. Ito po yung Sincerely Kay. Itinuturo po ng aking anak yung mga simple at pagprepara ng masarap at masustansyang pagkain. So huwag niyo pong kalimutan, Sincerely Kay. Yung mga nakasubscribe na po sa kanya, no, maraming maraming salamat po. Shoutout kay Nabel Mayor Vlog, Marisa Ladesma, Jesse Junio, Lydia Pua, Felicitas Bulta watching from California, Flor Delisa Valerio watching from Florida, USA, Tom Gatos watching from Pampanga o Candaba, Pampanga, pinsan ko tong si Tom, Amazing Love Channel, Dante Salvador watching from Sydney, Australia, Casesar Vlog and Family watching from Alberta, Canada, Jose de Jesus Val and Kabil watching from Malolos sa Bulacan, Lali Picardal watching from Athens, Greece, Rogelio Dagate watching from Surigao City, Imicolada Subiri watching from San Jose del Monte, Bulacan, Amor Pajarda and Family watching from Cavite City, Nanay Feli Navarra watching watching from Paco, Manila, at Reynadar watching from Subic, Zambales. Sa mga nagnanais po na mapalalim ang kaalaman kaugnay ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman sa pamamagitan ng organikong pamamaraan, inimbitan ko po kayo na manood ng aking TV show. Ito po yung Masaganang Buhay. Umiere po ito tuwing araw ng Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa 1PH,
Signal TV Channel 1 ng TV5. Saya Molcas po ito sa Radyo 5, 92.3 News FM. At meron din po akong column ano, sa nangungunang pahayagan Tagalog sa ating bansa, Filipino Star ngayon. Isinusulat ko po rito ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sikreto sa pagsasaka. Kaya umaga po kayo ng kopya ng Filipino Star ngayon tuwing araw ng Martes. At siyempre po, yung hindi pa nakasubscribe dito sa ating vlog na Ang Magsasaka Reporter, mag-subscribe na po kayo, no? Like and share. Click the bell button ng sa ganun ay ma-inform po kayo kapag may mga bago kong video upload, video tutorial at ma-share ko po sa inyo ang payaram na talento ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po. Stay safe! Happy farming and God bless!